Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang video na to is a highly requested video from Filipino workers here in Hungary. So, dati pang may mga nagre-request dito pero hindi ko talaga siya nagagawa, nakakalimutan ko. Pasensya na po. So, ngayon finally magagawa ko na siya. So, paano? Ang dami kasing mga nagte-text, nagtatanong kung paano. Tsaka ang hirap din mag-text, no, one by one. So, ganito na lang gawa ko ng video para mas mabilis. So, paano nga ba magpa-convert ng Philippine driving license into Hungarian driving license? So, ang kailangan nyo lang is, kailangan nyo, okay, passport, driving license sa Pilipinas, kailangan nyo ng residence permit dito sa, residence permit slash work permit dito sa Hungary, tapos kailangan nyo din yung Laksin Kartsa, which is the address card dito. So, ganito, papakita ko sa inyo yung tsura ng mga kailangan nyo. So, kailangan nyo dalhin mga original. So, passport, yung address card, ganito yung tsura, papel siya na pahaba, na puti. So, ganito yung address card. Tapos, kailangan nyo yung residence permit. Oh, where is it? Take 2. So, nakalimutan kong dalhin yung residence card ko. So, yung residence card, yun yung pink. Pero, dalhin nyo na rin yung SSS nyo. Ganito yung itsura ng SSS. Yung parang plastic lang siya na ano. Ganito yung itsura. Yung plastic white. Ganito yung social security card. Dalhin nyo na rin yung tax card nyo. Just in case na hihingin nila. Kasi normally hindi na nila hinihingi yun. Hihingin lang nila yung address card nyo. Tapos yung residence permit nyo. Tsaka yung passport nyo. Sila na yung bahala magpa-photocopy nun. Tapos, kailangan nyo rin yung medical certificate na fit to drive kayo. So, pupunta kayo sa family doctor nyo. So, normally yung mga, how do you call it? Sa mga, halimbawa kung saan kayo nakatira, mayroon doon family doctor. So, pupunta kayo doon, magpapakukuha kayo ng medical certificate para sa driving license. So, mga magkano yun? Mga 7,500 foreign. So, mga sa peso, 1,200 peso, ganun. So, isang beses yun ang babayaran. Ang i-check lang ng doctor doon is yung vital signs nyo. Tapos, i-check nila yung mata nyo kung kailangan nyo ba ng eyeglasses para mag-drive. So, kung mayroon kayong eyeglasses, sasabihin nyo yun. Pero, nung nagpunta ako, hindi ko ginamit yung eyeglasses ko, pero dala ko siya. So, nung chine-check yung mata ko, trinay ko lang na basahin na hindi ako naka-eyeglasses. So, yun lang. Tapos, tatanungin ka kung may mga previous illness ka, mayroon ka ba mga gamot na tinitake, ganun, or may sakit ka ba na yung nakakatulog ka bigla. Yung mga may sakit nun. Basta yung bigla ka lang nakakatulog, may mga ganun illness eh. So, bawal yun mag-drive pag mga ganun yung nakakatulog bigla. Tapos, yun lang. Yun lang mga kailangan nyo. Tapos, after nun, dadali nyo ng mga documents nyo. Pag complete na yung mga documents nyo, pupunta na kayo sa Central Document Office. Pumunta kayo sa Central Document Office sa may Budapest, yun sa Visegrádi, utca 110. So, Visegrádi, utca 110 or SASTIS. So, ilalagay ko yung mga description sa description box ko. So, hindi nyo lang check. Sisend ko na rin yung Google Map para mabilis nyong mahanap yung office. So, pumunta kayo doon. Ginatawag din yung központi okmányiroda sa magyar na ano, in Hungarian language. So, pupunta kayo doon. Ibibigay nyo lang yung mga documents nyo. Tapos, parang picturean ata. O, papicturean kayo doon. Pipirma kayo doon. So, kukuha nila yung original mong driving license sa Pilipinas. Tapos, mga 1 week yung process noon. Tapos, ipapa-deliver na lang yun sa bahay nyo. O, pwede mo rin i-pick up doon sa office. So, 1 week lang process noon. Tapos, yun na. Tapos na. So, kung may mga question pa kayo, sana nakatulong tong video na to para sa mga question nyo. Pag mayroon kayong mga tanong, you can comment on the comment section. Tapos, sasagutin ko kung ano man yun. So, yes, that's it. So, thank you for watching. I'll see you in my next one. Bye! Say the girl don't try run me down. Bad man, me I never talk on me on. Say